Hey, miss, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Yung totoo, ano ba talagang dahilan mo? Matanong ko lang at natanong ng nakakarami. Pangit ba ako? Sabi naman ng nakakarami, maganda daw ako inside and out. Tignan mo nga na may palabas pusod ka pa. Huy, kabagan ka dyan. Sige ka, ikaw rin. Pero yung totoo at seryoso, bakit nga hindi ka pa nag-aasawa? This is the question that you need to answer right now. Okay? Oo na. Teka lang, nag-iisip pa ako kung paano ko sasagutin ang tanong na yan. Okay, give me some time, please. Finally, magsasalita na din ako. In 1, 2, 3. Okay, are you ready, guys? This is it. Hello, good evening. Meron akong topic for tonight. Kasi ito yung common na naa sa akin this year, last year. Iwan ko ba excited sila? So, ang topic is about bakit hindi pa ako nag-aasawa. Okay, big word. So, number one, bakit ba hindi pa ako nag-aasawa? Paano ako magpapakasal? Wala pa akong papakasalan. Okay. Pwede bang magpakasal ang single? Pakasalan ko ang sarili ko. So, yun yung number one. Wala pa akong lalaking papakasalan. Number two, ang marriage kasi sa akin is a serious matter. Hindi siya simple para sa akin. Kasi, ang marriage is hindi yung gusto mo lang ngayon, pag ayaw mo na siya sa kanya bukas, pwede ka nang kumawala. Hindi ganun yun. Ang marriage is once nagpakasal na kayo, yung union niya ng isa't isa is parang forever na kayo, ganun. Kailangan yung taong papakasalan mo is 100% sure ka sa kanya. So, mahirap naman yun na nagpakasal ka lang kasi na-rush ka lang, diba? Na parang na-pressure ka lang. Which is a big no-no for me. And I keep continue to praying to God na ibigay niyo sa akin yung tamang tao. Kasi ayoko naman mag-risk ng chance. Ako kasi yung babae na hindi mahilig mag-take ng risk. Just, kasi para sa akin parang laro lang yun eh. Bakit ako mag-risk kung sa sarili ko mismo is hindi ako sigurado, diba? So, kapag lalaruan mo lang yung tao, eh, ayaw ko ng ganun. Kaya, I will never stop to pray for that person, yung taong deserve ako at yung deserve ko din siya. Alam mo yun? Kasi, naniniwala ako na sa marriage, ang taong pinagbuklod ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. So, ayun. Kaya, pag nagpakasal na ako, yun na yun. Kasi, kailangan sigurado ako sa lalaki. Hindi ko naman sinabi na kailan o meron siyang tumataginting na milyones sa account. Hindi ganun. Siguro sa ibang babae ganun, pero sa akin, hindi. Stable, being stable is okay. Pero, kung syempre yung mapapangasawa mo is walang kapasidad para buhayin ka sa karangyaan and all, pero kung mahal ka naman niya, loyal siya, yung faithful, full respect siya sa'yo, mahal ang parents mo, mga ganun, iba na yun. Kasi para sa akin, ang pagpili ng mapapangasawa is not on your bank status, it's not on your looks, it's all about on the character of a person. Yun. Kasi meron akong ideal man, and that's ideal man, it's going to be my father-like. So, nakita ko kasi yung ideal man na gusto ko bilang isang husband sa katauhan ng papa ko. Ganun, ganun. Siyempre, wala namang taong, ang tawag dito, dinesign ni God na makuha niya lahat ng ideal
character na gusto mo. But then, ayun nga, sa mga babae, feeling ko ha, sa mga babae na gustong mag-asawa, actually, siguro lahat naman gusto mag-asawa, ano? May ideal man talaga sila, may hinahanap sila sa isang lalaki na kapag nakita nila yun, pwede, mga ganun. So, ayun lang naman yung dahilan ko bakit hindi pa ako nag-aasawa. Ayoko kasing, sabi nga, it's better to wait long than to marry a wrong person. Diba? Kasi kung naghintay ka ng matagal, pero papakasalan mo naman yung tamang tao para sa'yo, jackpot yun! Eh, paano naman kung nagpakasal ka, tapos hindi naman din kayo talaga para sa isa't isa? In the end, mag-iwalay din kayo. Diba? So, hindi rin ako naniniwala na, nauna kang kinasal at may forever ka na and all. Hindi ganun yun. Kasi minsan, sa tamang paghintay talaga, sa tamang paghintay, dun mo nakikita yung tamang tao para sa'yo. And yung happiness mo, lahat, andun na yun. Kaya, huwag ka mawala ng pag-asa. Just continue to pray and all. Darating din ang tamang lalaki for you. That's all. Good night! At yun lang nga, maniwala ka, darating din ako sa time na to na magsusot ako ng ganyan. Pero hindi naman masyado namang sexy yan. So, para sa mga nagtatanong, relax lang kayo, ikakasal din ako, in time. Wala pa kasi si the one, yung aking God's gift. Pero nararamdaman ko na siya, makakuha ko yun ngayong 2020. Inshallah. Okay. Good night, everyone. Bye-bye. I love you guys.